natin yung naging resulta noong huling nagtuos itong dalawang to. Maulit ba? We'll see if we're gonna go to Game 5. Game 4 action! Brought to you by none other than the Magic Mutantes. Tinawag eh. Oo, tinawag mga kaibigan. Tinawag si Ginoong Valdez yung Game 5. Pag si Ginoong Valdez nagsalita ng kota, kailangan masunod. Totoo yan, Manjin! This is it! Ito na! Real to remember, para sa fans dito ng Blen, ang Eater, ang Season 1 champion natin, match point na to para sa kanila. Yep. Isang panalo na lang ang kailangan nila, and they will become, and they will be eliminating our Season 2 champs dito sa ating Championship Invitational. Yep. Whereas, of course, tingnan natin kung may tutulak ba ng Season 2 Champions na itong Signal, na itong DD Pro Gaming, ang laro towards the game number 5. Mind you, Kuya Shinbu, even though we're favoring the picks here coming in from Season 2, yung damage output is undoubtedly strong coming in from Season 1, especially with the Haret panel ngayon na si Coco. So, actually, pwedeng dumive si Coco against the Balir, di ba? Against the Balir and against the Granger. Nang pwede-pwede niyang targetin. So let's see kung paano. Ayan na. Yep. Pero nabigay yung traps para kay Diggy dito sa na-distribute yung damage. I love the way Coco secured that Lito Wanderer. Uh-huh. That is nice. Good denial dahil para sa kanila. And at least, no? Hindi, sa scaling, sa simula ng game, ang ganda ng tempo ang kaagad para sa Harit. Dala mo, napilitan ng mag-purify si Harit dito. Yun nga, yung tempo na magmumula kay Coco and si paring Yuji na Esmeralda dito, even though they have the time journey, they really want to negate that. First of all, besides the Sirena arrow, yung Atlas ultimate at saka yung Searing Torrent control. Yes. Kasi kapag ano ka, kapag Esmeralda Harit ka, pag hindi ka pinagalaw, pag na-disable ka, halos wala ka na rin magagawa. Bam! First blood. Tingnan natin ba may shield pa, pero hindi. Kulangichi, ladies and gentlemen, at ang dami talagang pwedeng ibugas sa'yo ng isang Valir. Alam natin na meron yang nadare. Oo. Saka humura. Ano yan, pinagsama-samang mga fireballs na the Yoga Flames. Yoga Fires. Boga Flames pala. Bumubuga, man. 1-0, nice pick-up. Coming in from Season 1, I like it. Ang ganda ng communication nila. Sabi nila, targetin natin kaagad si Coco. Huwag natin patabain yung Harit na yan. Harit still has the retribution, so medyo okay pa siya dito in getting the farm, pero... Again, the shutdown, malaking epekto yon. Especially na hindi siya naka-mystery shop, naka-impurified siya. So medyo maganda ang kuha dito ng Season 2 Champions. Again, Season 1, pwedeng-pwede sila mag-land in ng damage, pero yung may opportunity magbigay ng tempo at mag-start ng laban, undoubtedly, Season 2. Ayan na nga, nakupo sa baba. Tinapmana fireball dito. Mm-hmm. Puputok ang batok ni Kuya Yuji. Ayun, pumutok ang batok. Putok. Oh, yeah, ladies and gentlemen. Ganun lang talaga yung combo ng Valir. Napakabilis, napakasimple. The damage is not really a joke. Mula dito sa isang support. Coco here. Zaman Force activated. Focusing on Tison, pero alam niya na kailangan niya mag-ingat. Fatal Links is also up on this Atlas. Hindi niya kaya kasi yung follow-up ng Diggy can just do so much. Time pull. Tapos kailangan doon pa sa loob ng Zaman Force ma-time pull. So medyo malayo. Wala silang extra talon dito sa site ng Season 1. Ang talon lang nila manggagaling kay Yuji, yung ultimate pa, at saka kay Yelly Haze na yung ultimate din. So kailangan ng Season 1 dito maging patient in terms of fighting. Kasi yung lineup nila parang hindi... Grabe talaga. Ay, ang ibig sabihin, hindi pang initiate ng gera yung lineup nila. Pang react. Alam mo to, few Selena, one true Selena para sa... Alam mo, yan yung dahilan kung ba't naging idol siya ng mga kids. Oo, tol. Yung iba pa rin talaga yung command ni Pew dito sa... Paikot-ikot lang si Pew, ha, sa mid. Real talk. Okay. At meron siyang inatake, actually. I'm not sure who got the best of that one. Yeah, they forces out the play. Ooh. Mula dito kila Coco. Leaves an arrow once more. Not gonna be tagging the Diggy here. Yeah. Pero wave clear na lang muna tatrabawin ni Pew habang kinakitmak siya ni pari Coco dito. Meanwhile, Ison, dumudugo. Ganun din ang ibang mga membro ng Season 2 Champs here. Focus on to the turtle. Hop, tinamaan yung turtle dito. Pero I think this is going to be free for Season 1. And question mo, like what we've said, di ba nabanggit natin, ang kailangan lang ng Season 1 dito ay hintayin pumasok yung Season 2 dahil may hirapan din yung Season 2 in terms of bursting, lalo na kung hindi sila sabay-sabay. Lalo na kung nasa loob ka pa ng Zaman Force. So good job for Season 1 Champions. And with that, free turtle, free tower pa sa mid. Nahila. Lalo dito si Pew. Wala nang dash yan. Isa pang atake, konting abante. Pero, okay. Was able to walk away. Katmak mula kayo din sa inya habang yung Atlas naman sa taas. Kinulang yung ano, yung cooldown. Yung Synchro Vision. Sunog. Oh! 1-for-1. 1-1 is to 1. 1-1. 1-1.
Ano ba to ha? Medyo tablado pa yung laban nito. One crucial arrow once again. Tokotol, no? Basta may moment na pwede magbitaw ng Zaman Force, ino-overwhelm niya lang talaga eh, no? Bitaw yan. Ang lalim ni Coco. Pag naka-purple ka, pero ayun nga. Garot. Yep. Kailangan ng second arrow na natin. Wow! Okay, may trap na kasama yon. Bye, Chi! Diba? Baka! Baka P.O. yan! Baka P.O. Baka idol ko yan! Kapag hindi tumama yung pana niya, Chamba! Talaga. Pag hindi tumama yung pana, Chamba! Ganun na ganun mag... Silay na yan, Kuya Shinbu. Grabe, T. Pero, men, gusto ko lang i-comment yung ano doon, next level play ni 666. Oh, yung time journey umabot sa kampi niya. Para lang maligtas yung kampi niya, but unfortunately, again, pana yun eh. Pana ni... Pana ni Pew yun. 3 seconds, just like what you've said in season 2, pag tinamaan ka ng pana, pwede ka magtimpla ng kape. Oh, kung tinamaan siya ng pana, nagtimpla ako kape, umiinom na ako kape ngayon. Nakastan pa rin. And sa totoo lang, isang pana lang yung katapat ni Coco dito. Kaya naman ang ganda ng play na ginagawa ni Coco, spamming that Zaman Force really, making sure that Pew will have no easy time targeting him with the arrows. Oo, as long na meron ka talagang purple on Coco, if I'm not mistaken, naka-cooldown boots pa to eh. Mamaya makikita natin. It's either that cooldown boots or demon shoes. Na meron siya. But we shall see. It's 6-5. Again, yung pick-ups dito ng season 2. Sila talaga, para sa akin, sila talaga yung magsisimula lagi ng laban. Pero ang problema, ikaw, Shinbu, sila yung player. Kaya pag hindi tumama, 50-50 talaga kung papasok kayo ulit. Ang babat ng signal to get the 50, to get the arrow. On that part, tinamaan ang arrow. Yung ating Esmeralda. Ang ganda ng first. Si Rictor, naman ito ba yan? Mula kay Desanya dito, ladies and gentlemen. At ang nakakuha ng damage si Ison. That's gonna be the last insanity ngayon. Na-binner doon. Pumasok sila sa sakuna, sa loob ng ispana. Kailangan ng choke kasi. Kailangan nila ng flanker para matulak si Kuya Coco sa loob ng spada. Kasi sabi ng Season 1 Champions, as long na nandito tayo sa base, sa base militar, hindi nila tayo kaya maabot. At ayun na nga, Yaku dito, ginugo ni Pain, pero slam dunk! G dito, Three Stardust Land, dash up! Hindi po maagim siya ako. Mahaligtas pa siya ako dito. Pero makakabati sila pin. Ang problema ngayon, with the minion wave coming in the mid, mukhang basag na yata itong inner mid ng season 2 champs. Meron pang shield dito si Coco. So pwede siya magkasim dito. Ito na yung searing current natin. The arrow will miss once again. Zaman that is Zaman Force. Oops! Dunk mula kay Eson. Pero patay ang germs. Meron pang dead zone nata. Tore lang ang gustong sagot ng season 1 champions. Arrows after arrows. Pero wala nang napipitas ang season 2. Wala na. Wala nang pitas. Yun yung problem ngayon. Yun yung heavy demand. Nakakuha ng pitas. Nakakuha ng arrow na ikunay kay Elias. Pero again, ang gusto mo talaga matarget din ay si Coco on this Harit now sitting. Going to build to his second core item very close to that Feather of Heaven already. On top of that Calamity Reaper. Oo nga. Bilis ng cooldown dito ni Coco. Yeah, men. Ang pinakamayaman dito si Yuji. Yeah. Ang cool. Ang cool. Build of... Tingnan mo yung build ni Pew, balik pa rin dun sa old build Selena. Old school eh. Oh my. Lack of destiny. Gold. Yeah, pero pangalamit yung Reaper na rin siya. Yeah. We shall see, ladies and gentlemen, 6-7 Season 2 Champions, always in this type of predicament. Hindi bago sa atin to. Hindi natin masasabi na lugi na sila kasi wala eh. Lagi naman ganun laro nila eh. Gusto nila, tori na lang, base na lang matitira eh. Ngayon, ang Season 1... Guys. Ngayon ko lang na-realize, tol, parang Manjin, na mas mayaman pa pala si Yuji kaysa kay Coco dito. Oo nga, mas mayaman pa. Pati may Star Shard siya, meron na rin siyang Feather of Heaven. 3 core items na to dahil may Calamity Reaper pa. Yuji here! Aray kay Bisanya, aray kay Ison. Babay na, mga kaibigan, Mamba out. Dapat tinang command, pero let's see here. Dead Sonata, last bullet will not tag Yuji there. And even Tets cannot be given any freedom to actually go in and flank someone. Now, Yuji at alam niyang mayaman siya kaya sabi niya pasukin natin yan habang nangyayari yung lahat. Look at the top lane. Yes. El Capitan doing the cut, the German cut onto the waves, meaning mas lalong pressured ngayon ang season 2 makalabas. Bawal lumabas June na, pero yun pa rin ang kanta. Tets, takbo. Oh no, at that is the arrow. Tumama, garot. Oh no, so di meron dito yung Atlas. Out of nowhere! Pero last insanity mula kay Batakman on Elihis! At may apoy! Wala ng play and toll! And yeah, isa crowd control na lang ang kailangan.
And nakap mula kay Tets. That was a big comeback, tol! Aba, may round 2 at dito si Pain. Sa matatayan mo! Matataya nila yan. Matataya nila yan. That's it, ladies and gentlemen. That's gonna be the Atlas closing in. At magiging bonus round pa si Pain dito. Kung meron silang anti-heal, baka dumugo si Pain. Salong-salo yung Rhapsody habang dumidiendend yung damage ng ating Granger. Pero here comes 666. Diggy, mamba out na. That was a big winner. And tol, pure yun, tol. Talagang tinodo niya na. Tinodo na, todo, todo. Ibigay na, ibigay. The unknown siya kay Coco. Ibigay mo na. Look at the replay right here. This is a clutch arrow with the Atlas Fatal Links. Onto 3 inside. Even though that's inside the Zaman Force, the control is there. Yun yung kanina pang hinahanap ng Season 2 Champions. Tignan natin kung totoo ba ang istorya ng comeback. Is comeback real? Question Boo, endless battle in a while. Para kaya ako dito, may damage na yung Granger. Hindi mo na pwede baliwalain. Oh my God, mga kaibigan. Things are looking very intense on that. A very, very heated fight here. Pero lamang pa rin para sa akin yung Season 1 dito. Sa sitwasyon. Oh, parang nag-asim lang eh. Jumasim lang si Yuji dito. Nasagot lang kaagad yung dive ni Yuji. Oh, yan ko lang na-realize na malambochi din pala si Yuji, no? Oh, kahit may mga shield up. So, he needs to be careful on the dives that he is committing. Lord, pinasimulan Yuji here. Will not gonna be stealing that purple buff. Habol kay Pew dito. May garote to dash out. Ready si Tex. Hindi na sinipa si Yuji. Interesting. Hindi na sinipa, no? Hindi, kasi hindi niya rin makita yung ibang heroes eh. Pwede kasing bait yun mula kay Yuji. Nga. So 8-11, medyo naging safe si Kuya Tets doon. And tsaka medyo tricky din si Pa and si Yuji on that part. Especially na hindi rin maganda yung positioning nila. 8-11. We're now having the Lord Dance. Question Boo. Yuji medyo sour move yun ha. Oh, nahuli ata si Esson dito. Nilabas niya kanyang double team. The arrow will hit. Magagarote ba? Yuji na pabampe. Falling Star. Tapos last Insanity combo. Tapos pinainit. Hindi pa rin nahuli si Yaku ha. Hindi pa rin nahuli si Yaku. Tets here. In-isolate si Yuji. Ayun na. Naklip nila. Mga kaibigan, pagbango ng api. Kuya Pinto. Arrow! Paana. Arrow Nation. Arrow Nation. Isa pa. Tumatan sa CPU. Tansyado. Ayun! 3 points! Ladies and gentlemen, alley-oop into the arrow. Grabe, Yaku here will be receiving the crowd control mula sa Diggy. Pero, classic, tol. Signal Ultra. Ang tunay na gangster, Kuya Tets, nandito sa baba, Season 1 Champions. Sila ang lumalamang kanina, pero yung mga clutch Fatal Links ni Kuya Esson dito, plus the Searing Torrents, the crowd controls. Yeah. Welcome to the crowd control train ng Season 2 Champions. Ang lalim, ayun lang. Ginagawa ni Pew. Okay, may dash, may kailangang dash. Asim Nation. Asim Nation. We are the Asim Nation. Wow. Ikakatch ni Pain. Alam na ni Pew, he's buying up in a time. He will deal up with Yuji, double dash. Oh my God, ankle breaker. Ay, naku, nag-click it out. Ay, arrow out, ang loob na pilot. Oh my God, I'm not going so bad. Pew, may arrow pa. Trinito mo, pinakakapi. Ankle breaker. Yan yung tito mo, nasira yung ankle. Pew, si Kuya Pew. Kaya arrow ng mga kids yan eh. Sabi ko sa inyo, tol. Sabi ko sa inyo, I mean, sorry to say this, pero kung meron kayong mga Selena Lords ngayon, there is the one true Selena, mga kaibigan. The championship. The championship Selena, man. Championship Selena, man. Oh my God, grabe. Only, grabe. Pati yung cameraman nalito eh. Pang Makati Circuit talaga yung play ngayon. Parang drag race eh, no? tol, sorry. Fanboy na talaga. Nakakabaliw si dito, si Pew. Ladies and gentlemen, let's see, ha? Yup. Pero ito, Lord, pinasimulan na dito ng mga membro ng Season 1 Champs. Kumakait back ngayon sila yung legs. Pero this time, he will recalculate. If will he commit to really go for that last Insanity dive, alam na ng Season 1 Champs na hindi na sila basta-basta pwede mag-dive. Yung lamang nila, wala na. Even Tets now is an obvious threat in tide lanes. Pwede niyang napakagandang counter ng Cho sa Harit kapag nag-Zaman Force yung Harit, tatimingan mo lang tapos wala nang magagawa yung Harit. With that time frame, pwedeng mapitas ni Tets dito si paring Coco. So, ang tanong, comeback na naman ba to? Yun grabe. Yun naman lagi ang tanong. Grabe. Wala nalaman na.
comeback na naman lagi pag signal eh. Alam mo, lang ito man eh. Pero grabe, si Pew, totoo yan, ang galawan, Pew Tech. Ladies and gentlemen, FEU Technology. The Tamar House. Tamar House, man. Tamar House, man. Eto na. Yung season 1, hindi rin sila makakuha ng Lord Take dito. Look at the traps, man. Ito, sobrang interesting nito. You can actually put the traps doon sa Lord na, sa bandang pit ng Lord yeah, na makikita yeah, mo. Sa wall. Makikita mo, may ganun sa wall. Timolers. Yes. Timolers. Yeah. Wallers, at hindi nag-expire yung trap na yun kasi it is within distance there. Koko na focusing on to Pew, binag Pew dito pero he has the flicker to walk away. Ang problema, na-compromise yung position ni Koko dito. May Zaman for Sea gets burned out mula dun sa Dead Surata, mga kaibigan. Ni Senior naman dito na inikutan ng Last Insanity, mga kaibigan. Nag-re-engage naman dito, mga member ng Signal Ultra. Pew naman into the backline. Where is the arrow? Boom! Sa mukha! Championship, Selena na nga! That's gonna be UUG trying to go for the chase down on to Pew. Eto na naman tayo. Boom! Hindi na naman. Nakakuha ng dodge. Let's see here. Pero yung trap na i-connect. Pew with the bite on to UG and that's it. The shutdown on the Selena here as Pain goes for the push here in the top lane. Sabi ni UG, Pew, napanood ko na yan sa YouTube. Napanood ko na yan sa mga bods. Napanood ko na yan sa mga ninakaw na bods. Hindi na pwede, hindi na maulit. Hindi na pwede maulit ang replay. 14-6, UG with a clutch pick off kay Pew. Is this the final push? Eto na ba ang pagpapaalam natin sa Season 2 Champions? Season 1, makakita ba tayo ng may TP? Pusit ka? May umiiswan, okay. May pusit, may pusit. Binigar pusit. Hindi nabal ng binigar pusit, mga kaibigan. Pero things are looking intense right now. Isang inhibitor turret ang nakuha. That would be of that mid lane. Actually, ang pinaka-swabe na makuha na inhibitor turret is the mid. Medyo madali-dali madepensahan yan. Oh. Kasi sa side lane no, na pwede ka talagang i-pressure out by split push. Grabe, men. Ang nahihirapan yung season 1 dito. Tapusin yung laban. Again, wala silang initiating factor dito. Zaman Force lang. Pero with the misplaced din na ginagawa ng season 2, yun din yung nagiging rason para makakuha sila dito ng advantage. Hindi sila makapag-lord actually. Sina Kuya Pain? Yes, hindi talaga. Pwede sila i-scout ng arrow dito eh, ng silina natin. Pero I think talaga kailangan ng gumaster ni Tets dito sa laban. As in, he needs to join the party this time. Kailangan niya yung ilabas. Ginugulo na lang sila nila Pain. Ginugulo na lang sila nila Pain. Tsaka nila Yelly Ace. Andun din si 666. Oo nga. Malapit na makuha yung Lord. There within the arrow. Dead Sinata to be casted there. They're focusing towards Koko. Pero na napatay ang digi natin. Nakuha yung Lord. Wala na pong makakas kayo. Tets was able to get a kick. Nakuha si Koko dito. Minion wave start pushing naman. Pero it doesn't matter. Pain focuses on Dizinha. Pero naputol na ni Pew. Yung expert natin. Arrow kay Pew. On to Yuji. Purification. Merong shield siya ngayon. He's going for the duel up. Pero kumuha lang Sipa. Yuji gets the kill. Killing spree. On to Eason. Pain re-engaging as si Aku. Eto na mga kaibigan, I think this is for Signal Ultra. Yaku Mania, what you gonna do? If Yaku Mania runs wild on you, medyo nag-isa-isa dito ang side ng Season 1 Champions. Kapitan Pain, nagkakat na lang siya dito. Alam niya na libre na yung Luminous Lord. This is the Pain right now. Medyo ano na to, medyo sabi intense. Niya, sabi niya, in the time of need, eto na lang ang kailangan gawin. Wala pa rin nakakuha ng Lord. Pain, masyado siyang makunat dito para mamatay siya. 15-20. Siya yung tinik ngayon. Siya yung tinik sa comeback. Yan yung sure. Kasi hindi rin basta-basta pwede patumbahin si Pain eh. Oo nga. Sabi dito ng Season 1 Champions, nung Season 2, wala pang Uranus. Kahinaan namin yung si Layna noon. Sabi ng mga caster, pero ngayon papakita namin sa inyo, papakita ko na ganito mag-Uranus. Hindi mo mapapatay agad, Kuya Shin, kahit si Layna ka. Oh my God, ladies and gentlemen. Oh my God. Pero they have to be careful, even Yelly Hayes ay dumudugo na mula dito sa Selena natin. I'm actually very curious about the item of the Selena. I think kahit yung arrow lang, parang bayad na rin for her. Baka nga may ano na rin to, may transition na rin, no? In conjunction with that Clock of Destiny. Oo nga. Pero UG din eh, tol. Kasi yun, pag si UG din naiwan, no? Yun yung running problem dito. Pero yun, mapipick up yata na ko, tol! No. Mage dad! Op! Teka lang, Maria Aizawa! Okay. Deluin towards Dizania. Kumakain mag si Dizania dito, ultimate activated.
Habang mukhang mampapresyo, piling ko i-split nila. I-split yata dito ng Bren, ng Aether main, mga kaibigan. Kay Pain, sa baba. Look at this, Pain and Haze, ang mag-best friend, nasa baba. Meanwhile, si Naputi na target nila yung Lord dito. Ang naglo-Lord lang ay si 666 at si Kuya Mo, Coco. Pero may araw ba na mag-aarap dito? Tets, ang tunay na gangster, dumedepensa dito, depensa din. Actually, si Pain mukhang siya na yung dumedepensa, pero Kuya Shin, may flash dito sa batang gitna, patay! Yep, may araw natin naman, mga kaibigan, kay Coco na naman. Coco gets burst na din, wala naman damage dito, mga taga S1C. At kita nyo naman, mga Bobby D, it would be the very clean up to be done by the Season 2 champions as Yelly Haze will be the final victim. There is gonna be pain. He will try to pressure out, but Tets, walls of Tets Rico, ladies and gentlemen, and that's it. He will be going, members of Season 2 champs, onto the Lord. Here comes Pain. They will try to delay that. He will try to delay them, pero feeling ko, Antinek! Masyadong malaki ang Antinek! Pero si Shenibel, kalahati ang buhay! Ang tunay ng gangster Tets! Nandito, sumisipa, pero si Pew, one on board! Pero si 666, the ultimate six-man, easy money 666, nang gugulo lang din, sino makakuha ng Lord? Oh! Yata! Si Pew, yung idol nyo! Kay Pain! Kapitan! The captain is in town! Okay! Nakain hanggat walang nahuhuling ista! Pain, nahuli dito yung Lord! And it's now time for the thumbs up! To the thumbs down! 18-24! Is this the end? El Capitan! Mga kaibigan, the team fight will now break out here onto the lane kung nasaan yung Lord. That timer should be enough for them to actually respond and take the defense. Pero walang pwedeng pandamage kay Pain. Even Yako is absent here to actually take the casualty. Alam din nila, kailangan lang nila para kung si Pain dito. Pero, pero even Yako, yung Rapso, di kayang i-withstand ni Pain dito. They need to focus on to the Lord now. They will lose an inhibitor turret up top. Wala silang damage kay Pain. Wala pa to nung season 2. Sabi niya, sinipa si Pain dito. Pero is it gonna be enough? May immortality pa yan. Meron pang time journey pang ligtas sa kanyang mukha, sa kanyang buhay. Papasa mo si Eson Fatalix. Pero nasa loob ka ng Zaman Force. Ang sinko. Immortality. Wala na sila. Sino pa base? Wala na yun. May base pa rin. May mga traps pa rin. Pero mukhang tatapusin na ng season 1 champs. Kulatin. They're trying to go for the push here into the base, mga kaibigan. Tumalun si UG dito, pero bypass lang siya ni Barry Pew. He wants to focus on the backline. Napatay pa rin si Coco dito. And look at that, Yelly Haze kiting back as well. UG clipping onto Pew. Backup lang sila ni Senya along with Yaku. Pero mukhang toto ang defensa dito ng Signal Ultra. Greatest games nga as the shutdown has been finally done against kay El Capitan. Pero at what cost? Everything. It took Avengers 5 years to finally defeat Thanos. And sino magiging Iron Man dito sa Season 2 Champions? Yung Season 1 Champions dito, trinayin nila yung best nila dito. Magtapusin yung game. Clutch moves mula kay El Capitan. But it was not enough. Or the damage of Season 2 is just too great. The arrows, the dead sonatas, the crits. Heist! Wala. Ubusan ng gas, tol. Grabe tong laro. Yun lang masasabi ko na, tol. Teamfights after teamfights. Pero kailangan na itong brasuin ngayon ng mga taga-Signal Ultra if they want to make a miracle comeback for this one. Maybe an arrow in the mid. Maybe a fatal links into the backline. Pero kailangan din na mag-group up dito ng season matchups. They know they still have the upper hand of all lanes are now pushing in favor of them. They're focusing towards Yelly Haze. They're gonna be burning it towards the X-Borg. Walang kong maraming immortality. X-Borg, that's committing. Auto Pain. Nandito si Pain, pero si Tets, makakawala to. Makunachi to. Pero may burning sensation si Ace dito. Pwedeng mapatay yan. Meanwhile, in the mid lane, that is the tower down. Ladies and gentlemen, Wala si Pain dito, late sa party. Mamamalaw yata si 666. Searing turret onto the burn. Pain here onto the backline. Andun si Dixenia sa may pinakalikod naman. Grabe si Pain, pero mukhang nawawala na rin yung pressure na panigawan ni Pain. Habang si Tets naman tinatrabaho yung mga lanes na kumakuha na push dito. Onto UG, full life pa rin. Mga kaibigan, ease of the end. Tapos here comes Yaku for the backline. Pero look at that, UG focusing onto Dixenia. Dixenia the support. Immortality will be popped. And Pain zoning out a lot mula dito sa Season 2 Champs. 1-1, 29-21. Man, kung titignan nyo lang yung history ng Mobile Legends, kung ikaw ay ultimate follower ng dalawang teams na to, this is indeed vintage. Alamat na game. 24 minutes, pare. Laging ganito, laging kumakambak mode ng Season 2. And man, ito na naman ba yun? Kahit anong gustong gawin ng Season 1, man.
yung lineup nila hindi pang initiate eh, pang ano talaga eh, pang react pang counter yung lineup nila eh, oh wala mag-uumpisa eh. Lord, and nauli na si Coco eh. Tol, Coco here sitting at 286. Coco sanity. Isipin mo, si Yaku nga, 10-4-15 lang nga si Yaku, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Oh my God. Grady. Greatest games, ladies greatest and gentlemen. Game. No matter what happens, kung sino man manalo, I think sulit na kay Ginoong so, Valdez. Okay na, okay na yung pay-per-view, bayad na yung commercials mga kaibigan. Yaku gets pop, wala na yung damage dito ngayon, pero another arrow to Coco. Then it's gonna be Selena focusing on that, of course there's gonna be the pill coming in mula dun sa shield ng ating Diggy. Pero what will be the main casualty on to Issa naman, immortality gets pop, that goes for the backline. He will able to get the glitter tarantula inactivate dito kiparin Coco, and Fuse immortality naman will be gone. And round 2, if I ano, yung immortality pala dito ni ano ni Tets ang mamaraalam. Round 3 ulit, Fuse doing what he can, his arrows connecting naman, pero minion waves are coming in and the pressure also, oh my very, God, very much against the season 2 cells. Fatal Leaks to be activated dito sa may mismong base. Shanda na to Yuji. Killing spree. God Selena. Double kill. Arrow na hindi tumama. Pero hindi na mahalaga. Ghost man po ako si Relax Insanity. Nag may collapse ngayon. 666. And Yale is getting back the base. Yung minions. Mga kaibigan. Ang daming minions. That's it. Season 1. Champions are your victors for that series. And sino pa ba ang natatanging tinik? Kapitan Pain! Wow! Minions! Even if nanalo sila, makikita mo yung pagkagulat sa